Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are gonna be having a makeup challenge and okay, mali pala yung aking pagbati. Nakakaloka. Mali pala yung aking pagbati kasi para sa palabas natin ngayon, magkakaroon tayo ng isang patimpalak. Diyos ko! Hindi, oh my God, hindi, Diyos ko! Ano ba to? Patimpalak, kasiyahan lang to ng Filipina Beauty Sisters. Hindi na siguro dapat pang isaling sa Tagalog yun, diba? Kasi yun na talaga yung name, Filipina Beauty Sisters. Si Firsay, si Jel O, si Camille DC, si Jill Pinugo, si Ana Paloma, si The Perfect Cat Eye, tsaka ako. Tama ba? Sino ba hindi ko nabanggit? Si Mean, Mami Mean. So, silang 8, kaming 8 pala. Kaming 8. Malina agad. Kaming 8 ay, ayun, meron kaming makeup challenge. Ay, hindi, patimpalak sa paglalagay ng pintura sa mukha na kung saan, dahil ito ay buwan ng wika, Agosto, na kung saan ay naisipan namin gumamit ng mga produkto o pangpintura sa mukha na nabibili sa Pilipinas. Yung iba na mga gagamitin ko dito, hindi siya gawa sa Pilipinas dahil wala ako, hindi ko siya nadala dito, naiwan sa Pilipinas yung ibang mga pintura ko sa mukha na gawa sa Pilipinas. So, bali ngayon, ang hirap pala, no? Kasi tayong mga Pilipino, sanay tayo na magsalita ng Tagalog pero may halong Ingles, di ba? Pero ang hirap pala ng ganito. So, kaya ngayon, ang aking... kahit yung aking ekspresyon ay, oh my God, dapat Diyos ko. So ngayon, ang gagamitin ko yung mga produkto na pangpintura sa mukha na nabibili sa Pilipinas. Kahit siya ay pang turistang produkto. Sino ba kasi nakaisip nito? Hirap-hirap. So ngayon, umpisahan na natin. Sa mukha ko, naglagay ako ng ito. Ito, nabibili ito sa Pilipinas sa halagang 79 na piso. Ito ay aking paborito. Ito ay yung primera, pang-primera para dumikit ang ating pintura na ilalagay sa mukha. Lagay ko na siya sa aking mukha at naglagay na rin ako ng peking mata. Ito, peking mata. Ayan. Para, kasi ang napili kong itsura na gagayahin, hindi talaga gagayahin, pero yung inspirasyon ng aking itsura ay ito. Yan. So, ayun din pala, sa gisag ng Pilipinas. So, ang napili ko ay agila. Pero gagawin natin na hindi mukhang agila. Yung tipong pwede natin gamitin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kapag lalabas tayo, ganun. So, umpisahan na natin. Nailagay ko na to at itong aking, para hindi na mahaba. Ang haba ng intro ko eh, kasi ang hirap. Intro. Ang haba ng aking pangbungad na pagbati sa aking palabas. So, ito, binasa ko na ang aking esponha. At ang gagamitin ko ay ito. Itong kremang pundasyon na pintura sa mukha. Ito, paborito ko talaga to. Meron itong kapatid, si Octard. Eh, pangalawa to sa paborito ko kasi wala akong mabilihang Octard. Kaya pinagtiyagaan ko na itong Sinatoractor. Kung nakikita nyo, sobrang konti na siya at malaki ang aking problema kasi paubos na to. Sa Japan ito nabibili. At sa Pilipinas, iilan lang yung nagbebenta nito. So, malaki ang aking problema. Apply ko na siya sa... Papahid ko na siya sa aking mukha. Tingnan ninyo kung gaano kahirap na
tayong mga Pilipino, ang lingwahe natin may halong Ingles, Espanyol. Ang hirap gamitin ng purong wikang Tagalog, purong wikang Pilipino. Ayaw ko sanang gumawa ng palabas sa araw na ito kasi ang dami kong tagyawat sa mukha at pakiramdam ko kahit anong gawin ko ay hindi didikit ang aking pintura sa mukha dahil ang aking mukha ay tuyot dahil naglagay ako ng gamot sa tagyawat. Kaya ngayon nagbabalat siya at umaasa ako na hindi ito makikita sa palabas na ito. Konti lang ang ilalagay ko. Kung napunan ninyo, napansin ninyo, isang pahid lang. Tapos, parang makinis na kaagad ang aking mukha. Bukod sa madilim, kaya makinis ang aking mukha, madilim, pinilit ko lang ng paliwanagin. Ang ginagamit ko ngayon ay aking pangtawag, hindi ang aking camera. Tama ba? Hindi naman Kodak ang Tagalog ng camera. Ang aking camera. Ayun, pinilit ko lang paliwanagin kasi ngayon ay gabi na dito. Kasi nga, wala talaga ako planong maggawa ng palabas dahil ako ay madaming tagyawat. At pinagagaling ko sila. Ayaw ko sanang maglagay ng pintura sa mukha habang sila ay pinagagaling ko. Dahil ngayon ay ito ay biglaan lamang, maglalagay ako ng eyeliner. Ngayon, ilapit natin. Okay. O-K-E-Y. Tagalog yun, okay. Kailangan mataas na mataas ito ah. Yuyuko ako ng pagganito para mataas. Kailangan mataas kasi yung agila parang galit. Anak ng tibaklong. Tuyot na! Ito na nga ba ang sinasabi ko sa mga Pilipinong produkto? Madaling matuyo. Nakakaloka. Sandali lamang. Kukuha ako ng ibang pangguhit sa mata. Ngayon, naguhitan ko na ang aking mata ng sobrang taas at mukhang timang. Nito. Ito ay Bliss Straight Eyes by Care, galing sa Careline. At ito ay ating i-apply sa ating mata. Nakakatuwa naman. Ikalawang tuyot na. Ikalawang produktong Pilipino ay natuyot. Ito, sayang ang aking salapi. Pera, sayang ang aking pera. Ito na lang. Urban Decay Naked Cherry. Tuloy, nasira ang aking diskarte. Hindi naman na siguro ko dapat pang tagalugin ang Young Love. Kasi ito talaga yung shade niya. O kung gusto nyo, sige, masaya na kayo. O sige, masaya kayo. Batang pagmamahal. Batang pag-ibig. Okay, masaya na kayo ha. Okay. Kagaya nga ng sinabi ko, ang okay ay Tagalog. Una ko munang ginuhitan ng aking pangguhit sa mata upang hindi kumalat, upang hindi bumaba ang anino ng mata sa ilalim ng pangguhit sa mata.
Maglagay muna tayo ng pulbo. Pero ito ay sa max factor. Kasi wala akong dalang produkto na pang Pilipino. Kasi ito ay aking paboritong pulbo. Lalo na kapag ang balat mo ay magaspang. Ito, maganda ito. Makinis ito sa mukha. Ayun na. Nagbabalat ang aking mukha. Umaasa ako na hindi ito nakikita sa aking palabas. Ayan. Kita nyo? Dapat magmukhang meron, oops, magmukhang merong pataas. Ayan, parang galit na, di ba? Yung agila parang galit yun. Ulit ang ilalim ng ating mata. Kasi hindi pa siya ganun ka itim. At ang agila ay maitim ang mata. Hindi pa ito tapos, pero kailangan makita ko muna ang aking buhok sa itaas ng mata. Ito. Ito, alam ko to, gagana na talaga to. Careline. Maganda to. Teka, masyadong malaki ang aking salamin. Gagamit tayo na ito. Plano ko sanang ahitin ang aking kilay upang maging pataas, pero wag na lamang. Gawin ko na lang siyang pataas, pasalubong. Parang ganito. Nakikita niyo ba? Naging pasalubong ang aking kilay. Sa kabila, mamaya natin ayusin. Taas. Ganyan. Kung tayo ay maglalagay ng tunghil sa loob na bahagi ng ating mata. Asa na ulit ang pangguhit sa mata? Ay maglagay ng pangguhit sa ating ilong. Ayan. At tayo ay maglagay ng pampula sa pisngi. At syempre, huwag na tayong lumayo. Gamitin na natin ito, si NARS Orgasm. Tayo ay maglalagay ng pangpapula sa pisngi. Actually, hindi ito pangpapula. Kulay pink. Paganito. Ayan niya. So, ito. Laguna. Paganito. Para pumayat. Pumayat na ba? Baka joke-joke lang. Biro-biro lang. Fashion 21. Oh, di ba? Ganda.
ang shade nito ay Little Mermaid. Kunwari, kissable lips. Maganda ang shade na ito. Medyo kawig ito sa shade ng Maybelline Little Mermaid. Nakalimutan ko yung shade. Basta Maybelline na magandang shade din yun eh, ng Maybelline. Kawig sila ng kulay. Tapos maglagay tayo ng Intuit lip gloss. Intuit na pangpakintab sa labi. Sa pagkakaalam ko, ito ay Pilipinong produkto. Sa gitna lamang, para hindi mukhang tululaway. At ito na ang ating pinale. Pinale na itsura. O, diba? May pa before and after ba tayo? Kanina mukha akong tsaka ngayon. Parang konting tsaka na lang. Salamat sa panonood!